Hi everyone, it's me Mommy Ara and this is Yana. Naan siya karon sa kuha because clingy siya and wala iblaing magbantay mom life, so okay lang. But sabayan ko ni Yana nga mag-interview sa to ang mommy guest for this vlog. Walay lain kundi si Mommy Lyca. Hi Mommy Lyca. Say hi. Hello Mommy Ara. This is hi, Yana. Klingi Yana. Okay, you want to listen also. Kumusta, Mami Lyca? I'm okay. How about you? Okay lang ako. Thank you so much, Mami Lykes, for saying yes. Although, last minute, yun ka ita nagkuan. Of course. Last minute, okay. Nagkuan. Oo, it will be my honor. Sa mga mommies na nagtanaw ka ron, ayan, magbisaya na lang takay kasagayan sa mga nagtanaw ni mga Davao mommies. So, but, oh, sige, game. Mommy Lyca is also a mommy blogger and vlogger. Tama ba, di ba, Mommy Lykes? Na yes. Ka? Ayan, so, it's also my first time to see Mommy Lyca here. Nakasturya siya, Ana. And nag-reach out lang ko sa iya ha, through Messenger. Sa muang group chat, Ana. And then, thank God, ngayon subot po siya. And so, be sure to also follow Mami Lyca. But before that, let us get to know her. Let's ask her the following questions. Nga, ready na kayo si Mami Lyca. Ayan. Oh, so, Mami yes. Lyca, first question. How do you empower moms through your branding and niche? Okay, so... For this question, gipag-isipan jud ako siyag maayo kung paano ba ko maka-empower og other moms. So, sa ako ang okay lang magbisaya na lang jud ko, Mami. Okay. Sa ano kasi, Bisaya Tagalog na lang. Sa Instagram ko, parang bago pa lang ako nag-start, I'm not like Mami Ara and other moms na parang build up na yung kanilang branding and niche. Something ganon. For me, siguro I ma-consider ko na I can empower other moms when I am in my best self. And how, paano ko malaman na I am in my best self? Pag healthy ako, when I do my self-care, when I exercise, and parang positive yung surroundings ko, yung mom life ko, positive ganun. So, kasi for me, ang goal ko lang is lang parang it goes out naturally. Kasi sometimes, I'm the type of person na gusto ko siya i-share sa social media. May mga times din na I want to filter it out. I want to take a break. So, parang may times na active and inactive ako kasi may mga part talaga na something gusto ko lang private lang siya. Pero hindi ko din gina-expect na may mag-message sa akin na I am in parang good influence good ako to other people. So that makes me happy and parang that makes me continue to do what I am doing na okay, may gusto pala, may mommy pala na-inspire ko na ginawa ko yon. Yung parang ganun, good mommy. So that, I consider that na I empower other people through that. Usually, ang kanadyong pag mangita kag niche, lisod jud na kayo ka ng mga, unsa kong i-vlog, unsa kong i-share sa mga mama. Pero later on, ma-discover yun na nimo mami likes. Like, oo, na ako sa anak na stage, mami, to be honest. From the heart man ang imuhang mga content. So later on, dili ra ka maglisod, ana, o unsa imuhang gusto nga sigisigihon o share para sa mga mama. Lagi, kaya it, lisod mag-stick pa sa ano na kanang daghan kayo ka gusto buhaton, murag inaanak ko, daghan kayo ka gusto i-share na positive and inspiring para sa other people. So, kato, I'm still figuring that out. So, I'm sure sa kanang, kung sa kinsay mo tanaw, ani na, makarelate po sila. So, it's okay. Just discover yourself mo lang dito. Yes. Okay. Every day is a new day. What is one learning experience that you had as a child made much impact on you? Kabalo na ko, kabalo na ka nga, asa ningi ka na question. Oo, pang Miss Universe. O, di ba? Gitanaw ko na ko yung mga vlog. Ano, actually, pag-isipan ko na ako, I went through bullying when I was in grade school.
So parang gabag grade school tayo, git pa kayo ta, as in wala pa mga skincare pang arte-arte, wala pa budget mga ana. So ako I'm kind of like a boy I am bullied tapos ang akong look manggood before grade school is parang boyish ko, like I'm into sports. So itong kaayo ko, lagong kaayo ko, like wala jud ko ipakis sa akong self. So kato tapos kanang na may mga bully sa among school, ginabully ko nila sa akong looks. And marag kanang kato na time naka-learn ko na dili ko magpasugot magpa-bully. So I fight back. So karon marag na establish pud na ko siya na nag-grow up ko, and I want that for my child na dapat dili siya ma-bully and to become friendly na sa tanan. Ina na akong learning experience kay I was hurt that time, so murag dili na ko siya gusto ma-experience pod ni Ellie because right now, especially karunata sa city. Kato, gani, di ba? I am from the province. I'm from Kidapawan City. So murag gabi na nanay bullying dito unsa na lang kaadari na dili takabaloon sa situation, di ba, mommy? So kato, mommy. So unsa to siya, elementary or high school? Naa siya elementary, high school nag-stop siya when sa first year na because parang I defended myself. So murag nang dili ko ninyo pwede i-bully because I am so much more. Murag kumbaga anak go, dili ko ninyo ma-easy-easy. I am kanang raised well, dili ko ninyo pwede i-hurt. Murag nag-serve siya as motivation sa ako na to become better, to be my best version. So kato, when labi na itong nag-college na ko, as in, nag-start na dyan kong pagwapa o invest sa akong self. Kaya para, huyo na sila. Rag-ana ang peg. Huyo na sila sa ako. So, kato, mami. Tama na, mami, like, ano, kay, pero gusto ko na ito itudlo sa ato ang... gusto siya muna, om na po. Gusto na ito itudlo sa ato ang mga anak nga ang kagwapa or ang pinaka-importante nga dapat na to, ito dapat na to tan-aon sa isa ka tao dili ang panlabas but ang iyahang kuan inside ang iyang attitude, iyang personality. So nindot na siya mamilay ka na learning experience nga to akong ipasa pod sa ato ang mga anak. Thank you for sharing that, mamilay ka. Okay, and yes. To kay di ko alam kay na siya nga experience kana gining traumatic. Traumatic na siya. Traumatic, but at least dili niyo mo malimtan ang kanang murag what made you do that, murag inana good. And ako po, murag kanang I want to teach my baby na dili mag-ana sa uban bata, okay, yes. It will hurt them and it will affect them, like you said, traumatic siya. So dapat dili ikaw, murag kanang dapat dili sila mag-cause a grudge sa imuha. So mao to akong goal sa akong baby, ma-remember siya in a good way. Yes. As a mom, name top 3 things that you love using for your child. What's your name say mo hang baby mommy Lyca? Her name is Elise Margaret. So top 3 things na akong, pwede man ko mag-mention ng brand mommy no. Ako magood ako into organic stuff food ko pero akong partner kanang practical stuff magmana. So I like Pampers so far since birth sa akong baby. Wala jud ko nagka-problem sa Pampers. Kanang tati time na hutdan mi kanang stock, gamay pa siya. Tapos wala ko yung other choice kay close, pa-close na ang mall. So among gipalit is other brand and mura kanang wala ko ganahi. So nagbalik mi Pampers and until now Pampers lang jud siya. Wala jud ko problem. Ako tamad man ko good magkanang katong nag-try ko cloth diaper pero ako tamad man ko kay full-time mamang ko, so diba maglaba nga maglaba and okay and ako kay ano magud ko mommy tamad ko pero ano ko meticulous ko kanang dili ko gustong hugaw like kanang sanitize. So kanang syempre diba ma ihian, maansaan. So, kailangan dapat ibabad sa judi mo na siya. Tapos, paano kung mahutdan ka? So, kato, nag-stick na lang jud ko sa diaper na Pampers. And I make sure lang na I change Ellie kanang regularly, na from time to time na dili na kanang mababad iyang ano for, mababad siya o diaper. So, kato lang.
And siguro number two is sa water niya ganahan ko ganam distilled water na Wilkins. So mana among gina-use ever since pod na buyag-buya wala pod mi nagka problem. And kato sa water niya, then number three is ano sa sabon but essentials niya. Ay ang gusto ang ganahan jud nako is Baby Dove kay humot siya. Much a Baby Dove. Kaya na akong gina-use pag walay mga katul-katul si Ellie. Pero, karon kay gina-use lang ako siya sa iyang hair para mag-stay jud humot iyang hair for like the whole day. Inana. Tapos, kato Baby Dove. Kaya lang si Ellie manggood ka ng sensitive siya skin. So, kanang kung makakaon siya ka ng something na allergy siya, maggawas iyang mga katul-katul. So, mag-try na po mi ka ng other soap na dili, na mild lang, na dili maka-trigger lalo sa iyang skin. So, mojo to akong major problem sa akong baby ka ng pag naasay ka ng makaon na allergy siya. Dili man siya ka ng naadjun siya allergies, pero maroon ka ng atopic manggood, ang permi na madunggan. So, to mag-try ming other soap besides Dove soap because it's not helping her. So, yun mommy, those are the top three things that I like so far. Oh, so sorry to hear nga na adi ay siya ay kung ano, kanang sensitive siya sa mga kalaman niya. Analisod ka siya pa kanon mommy, karon kag-stop sa iyang pedia na tagaan siya ka ng pakanuna ko siya chicken, pakanuna ko siya egg. So, lisod ka ayo ka nang mag-decide everyday what to eat. Marag ka na anana for her. And karon kung naapod siya pagka-picky eater. So, kato struggle. Pero buyag-buyag na lang, jud may lang ang breastfed siya na baby. Diha ko jud ka makabawi. Oo, dala jud ko buyag-buyag. Oo. Ayan. Number four, Mami Lyca. What is your Christmas message to parents who are watching this video? Christmas message na hindi pa na, ano, okay. So, ang Christmas message ko is like, first, I would like to congratulate everyone kay healthy tatanan na mag-Christmas na so that I am so happy na everybody is healthy, na wala sila ng sakit, and they are keeping safe sa ilahang home. And second, ano na ako, mahatag na advice is like, Christmas season man, and spend more time sa inyong family kay sila lang dyan ang naa sa inyo ha everyday. Ako, I am away from my family right now because I am from Kidapawan City. So, happy ko kung asa ko karon po na akong partner, na akong baby, na yung family. So, I consider them my family here in Davao. So, kato, ang goal nato this Christmas is bahalag it's not the same anymore, pero let's try our best na happy japon natong celebration with our family, and let's celebrate na healthy tatana na walay nasakit sa ato ang family kato. Damay na lang jud mahuman na ang 2020, and hopefully may vaccine. Yes. Kapit na gidon ta ang vaccine as in para maka-free na pati ang mga bata, makalakaw na sila, anak kay. Hay, grabe. Ulong kaya ato mga babies. Ulong kaya jud. Unang fase sila kaayo kay wala sila kuan ba, wala sila kanang vitamin D, like di ba kada sa una kada bunta ginagawas jud na mo ni siya diri sa subdivision, maglakaw-lakaw mi. Karon wala na kay dili na nato na kayo mabuhat, kaya mahadlok na ta, mojun na safety first. Corrected, I mommy. Think, ang anxiety sa mommy, grabe, mag-rise up, Jude. Yes, as in, speaking of, kana Jude, dili Jude na malikayan, Jude, labi na karon na, kuan gaya siya ka ng safety and wallet-wise, kung isgutan ni mo, kana maragun sa. Pero, laban lang sa mga mommies nga nagtanaw karon kaya ra kaayo nato na ang pinakaimportante sama sa giingon ni Mami Lyca, kauban nato atong pamilya and luwas ta kontra ani sakit na COVID-19. Yes. Mami Lyca, thank you for answering our questions. Please allow me also to ask you to invite our mommies na mag-follow po sa imo sa mga social media accounts ninyo. Yes. Hello everyone. So kato, unta i-follow ko ninyo after watching this vlog. My Instagram name is Mami
Lyca, our Facebook page is Ellie and Mami Lyca. And I am honored here nag-interview ni Mami Ara. Excited kayo ko today. And kato na happy ko kay na-officially meet na po na ko si Mami Ara. Kay karoon na mi jud nag-interact with each other. As in good, like sa group chat nagauban ta pero ano niyo ko na si Mami Lyca i-try na to po ano oh, oh mami to. And also di I would like to ano lang na ako pagka shy type so kanang usay dili kayo ko kabalon sa ako i-reply pero dili jud ko snob I am approachable eh message lang jud ko ninyo kanang pina-friend lang dili ko kanang snob type dili pud ko intimidating inana na type so ato willing ko to make friends and I am so happy kay nag-befriend ko ni Mami Ara. Ang sumang ka, uy, parehas naman ta, mama. Parehas naman ta. Happy ka, ayoko na ka na nag-interact na dyan ta. Yes, ako po happy sa dyan ko. Mami Lyca, thank you guys sa imuhang time. Thank you guys sa pag-share sa imuhang childhood experience and sa imuhang mga tips ni mo as a mom. Kanang mo si mga na-learn ni mo sa imuhang anak mismo. Nga pwede po na ma-apply po sa imuhang mga anak. Ana, daghan kayong salamat and Merry Christmas. Merry Christmas and happy holidays. Yes, and enjoy lang nato ning panahon. So sa mga mommies po nga nagtanaw ani, please don't forget to follow Mami Lyca. She is also a Davaoenia and she has lots of motherhood and parenting tips nga i-share niya sa ato. So abang-abang ta sa iyang mga social media accounts. Once again, this is Mami Ara and see you on our next Vlogmas. Bye, mommies. Bye-bye.